Kabayan, eh ako yung may sasabihin sa iyo. Ano? Sa araw-araw ba nang ginawa ng pagtatrabaho mo? Anong experience sa araw-araw mong pagdadrive? Siyempre, masaya. Dahil may trabaho ka, saka na nasustentuhan mo yung pamilya mo. Eh, kung wala kang trabaho, paano ka mabubuhay? Saka kailangan maging masaya ka kahit malungkot ka. Sa bagay, tama nga naman. Malaking pasasalamat na yung ano. Ako, kabayan, sa araw-araw nating pagmamaneho dito, siyempre, hindi natin maiwasan na ano tayo sa abirya sa daan, di ba? Ito na yun, sama sa trabaho yun. Eh, ito naman, kasama sa trabaho yan. Ano na, lagpalit na natin, nawaw na ako. Di pag ganyan. Ayan, pag ganyan. Ayan. Ilang taon ka na dito, kabayan? Matagal na. Ano na ako dito? Anim na. Anim? Oo. Sa tagal ko na din dito, kabayan. Lumalaki na yung tiyang ko. Ikaw nga, sampu ka na yata dito eh. Ha? Ano pa lang, magsasyam pa lang. Siyam pa lang. Kabayan, may tanong kita. Kumustang buhay may asawa? Ilan malaki na yung mga anak mo? Ganito yan, paliwanag ko sa'yo. Siyempre, kailangan natin magkakaroon ng pamilya, di ba? Kasi hindi na mahabang buhay, binata tayo. Tama, tama. Siyempre, mamimili ka rin ng mga, magiging asawa mo na makakatulong din sa'yo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, mahirap na tayo lang kakayod. Kailangan yung asawa natin makatulong din sa atin sa pang-araw-araw na gastos. Kailangan piliin mo, madiscarded din yung asawa. Marunong din umano yung gumawa ng paraan para kumita, 'di ba? Ganon. Para kasi kung ikaw lang ngayon ang magtatrabaho, mahirap, 'di ba? Sa hirap ng buhay. Oo. Mahirap talaga, halos hindi mo maitatawid yung pang-araw-araw mong gastusin. Kung totoo sa'yo, malaki na sweldo natin dito, pero kung tayo lang din ang magtatrabaho mag-isa, wala tayong katulong, mahirap. Kapos din halos yung sweldo natin. Kapos, oo. Kaya kailangan, yung asawa natin, gagawa ng paraan para kumita. Extra income na makakatulong sa pamilya. Ang mga asawa dyan, dapat tumulong kayo sa mga mister nyo. Kasi kikita man ang mga mister nyo, kaso kapos talaga. Kasi sa panahon ngayon, mataas ng bilihin. Mataas ng bilihin ng panahon ngayon. Halos araw-araw, tumataas ang presyo. Kumbaga, yung sweldo namin mga mister, tama lang na maitawid yung isang kinsina. Oo. Diba? Pero halos wala kang maipon. Halos walang maipon. Lalo nangungupahan. Nangungupahan. Magkano ang bahay mo, kabayan, ang upa mo? Ay, mura na nga ang 8 mil eh. 8 mil? Oo. Napakamahal pa na ng iyong bahay. Ay, hindi, kasi wala ka naman makukuha ng baba ngayon. Sa Makati. Si kabayan nga, magkano ang ano noon, ang upa niya, 8 mil din, kwarto lang. Kabayan ni Jen? Oo. Ay, ako nga, up and down yun, 8 mil, kaya mura na nga yun eh. Tanungin mo siya. Mahal pala sa ano noon, Makati. Mahal sa Makati. Pag dito sa mga bandang Laguna, Batangas, ay, dito, mura lang dito. Yung 8 mil mo, isang buong bahay na yun. Malaki na yun. Oo. Ngayon, yung 8 mil mo dyan sa Makati, maliit lang, kwarto lang. Siguro mga isa't kalahati nito, tanongin mo si kabayan yung inuupahan niya. Yung isa't kalahati ka siguro ang laki nito. Eh samantalang sa akin, up and down yung kwarto, dalawang kwarto sa taas. Tapos kung anong laki nung taas, ganun din laki nung yun baba. Yan sinasabi kabayan na sumasilyo ka nga na malaki. Pero napupunta din lang sa gastos. Napupunta sa gastos. Pagbayad mo ng boarding house ngayon, pagtalikod mo sa may-ari. May utang ka na? Siyempre, natural yun. Diba? Kasi tumatakbo yung araw eh. Yan ang tinatawag na tumatakbo ang araw na hindi inahabol. Yun! Ang galing ni kabayan. Tumatakbo hindi matul, hindi inahabol. Ito na may kwentong true story siya. Hindi. Ito na may kwentong napagkukwentuhan lang. Pero napupulutan natin ng aral. O sa English ba? Sad but true. Oo. Di ba? Oo. To make long story. Shortcut diba? Na. Ganito lang buhay namin. Kami buhay buhay driver. Sa umaga, magda-drive. Sa gabi, magda-drive. So, sumatotal, yung daan dyan sa expressway, tinabas-tabasa namin yan. Oo, araw-araw. Araw-araw yan. Yan ang everyday routine namin. Ngayon, pagdating ng sweldo,
Yun na nga, sinasabi ko, pagdating ng sweldo, dumadaan lang yung sweldo sa kamay. Oh. Ang importante, nakapindot kami sa ATM. Pagkapindot niyan, kinabukasan, wala na. Wala na, dahil pupunta sa bayarin. Pupunta sa bayarin. Kaya, salamat kabayan at ngayong araw na ito na interview kita. Hindi, kabayan, ganoon na lang. Pag kailangan mo ako, nandiyan lang ako sa tabi-tabi. Napanapin mo lang ako dyan. Pag kailangan mo ng mga interview ng mga malapit. Real talk to eh, real talk to eh. Interview to eh. Oo. Ngayon naman, kabayan, sa isang kinsena, magkano ang sinusweldo mo? Depende sa pasok yan. Depende sa overtime mo. Depende sa pasok at saka sa overtime. Oo. So, pag may pasok ka ng linggo, medyo malaki. Oo. Eh, itong nakaraan, 11 lang mahigit. 11, so, oo. Kasi hindi naman ako nakapasok na isang linggo, isang beses na linggo. Oo. Kaya 11. Pero naglalaro ang sweldo natin sa 13, ganyan. 13, 13 12, 11. Oo. Ngayon, yung sinasabi mo, 11 ang sinahod mo. Paano yan? Di ba ang bahay mo ay 8,000? Oo, hindi. Babay doon sa bahay, 4,000 muna. Ito yung sweldo. At 4,000? Oo, 4,000. Yung 8,000, hindi mo bigla? Ah, hindi. Kasi nga, dalawang beses na yung nagsusweldo eh. Dalawa. O, kasi pag biglain mo kabayan, napaka, para mabigat siya, di ba? Isipin, di ba? Kasi may mga kuryente pa. O, kuryente, tubig. Pangaraw-araw pa. Pagkain. Pagkain. Talagang magpasalamat na lang tayo ang trabaho natin tuloy-tuloy. Hindi katulad ng iba diyan na sasara yung company, nagbabawas ng tao. Tayo naman tuloy-tuloy kahit pa paano nakakaraos tayo sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. Yeah, kaya diba? Magpasalamat natin sa Panginoon. Kahit may pandemya kami, at least hindi kami nawawala ng trabaho. Tuloy-tuloy yung trabaho namin. Kahit pa paano, medyo konti yung sahod. At least tuloy-tuloy, hindi kami na babakante. Yun lang yun talaga. Yun lang pasalamat natin. Salamat o. Kabayan, salamat si Hi to My Vlogs, kabayan. At hello! Bye-bye. Thank you. See you soon. Post ni Store. Yan. Ito po, big time na driver to kasi Alphard yung kanyang dinadrive dito o. Alphard ba? Alphard, big time o. Sa cambio pala, automatic na. Ito po si kasama naming driver. Yan. Boss, kwento ka naman sa buhay mo. Yung experience mo dito sa pangaraw-araw mo pagpasok sa company. Okay naman ang kalagayan mo sa buhay. Okay naman. Kinakapos ba? Ganon. O, sakto lang yung sweldo. Sa ngayon, medyo kinakapos tayo sa pandemya kasi. Pandemic. Mayroong time na hindi nakakapasok, di ba? May time na na-quarantine tayo. Kinakapos tayo. Pero ito nakabalik na dahan din, naka-recover ulit. Pero may time na nahihinto ang trabaho. Pero kahit paano, nakakapasok pa rin, di ba? Hindi nakapasok eh, maka-recover din. Kumusta naman yung sweldo mo, boss? Nakakaraos naman sa pang-araw-araw na gastusin sa pamilya. Nangungutang tayo minsan. Natural yun. Hindi may iwasan. Kasi kinakapos tayo sa sweldo natin eh. Wala nga tayo pasok eh. Oo, ngayon nakapasok tayo, unti-untiin natin yan. Pero nakakaraos naman kayo ito pa, no? Nakakaraos naman, ngayon nakahinga pala, buminga pala niya. Kahit naman malapit ka ng mamatay, baka kahinga ka pa rin. Buminga pa. Basta buhay ka pa. Ito yung aking mga kasamang driver, kinakwento nila yung mga nila sa buhay, mga experience nila. So sa panahong naging pandemic, ayos naman, gawa ng nakakaraos din naman. Nakakaraos pa rin mga daan. Nakakaraos pa rin. Pero itong kasama namin, big time mo ito. Kita nyo doon na dalam niya, Alphard. Pero makita mo yung loob ng Alphard. Sa hindi pa nakakita ng Alphard. Ito po ang Alphard. Captain seat po ito. Captain seat. Yan po ang pinagdadrive niya. Ito po ang dinadrive niya. Ang amo niya po dito, big time din. Kailan minsan, small time. Walang lagay. Nakapanood ho at nakapakinig ng aming vlog ni Kabayan Ray. Sana ho makatulong ho sa inyo to sa pangaraw-araw natin pamumuhay at sana ay huwag tayo makalimot sa Panginoon na tayo hindi nawawalan ng trabaho. Kung may trabaho tayo ngayon, kasi malaking bagay na yung hindi tayo nahihinto sa trabaho. Hindi tayo kakapusin sa pangangailangan natin sa pangaraw-araw at sana ay pagpalain kayo ng Panginoon at sama inyo ang kapayapaan. Salamat at thank you at please subscribe my channel Bisayang Pulobi. What's up? Walang iba. Kabayan ako yun. Bisayang Pulobi. Tama.